Konstitusyonal naman ang ilang residente nang makita ang sinapit ng kanilang mga nasunog na tahanan. Ang iba naman, kanya-kanyang diskarte ng pagsasalba ng anumang pwedeng pakinabangan. Narito ang aking report. Umuusok pa ang mga naabong bahay ng datna ng News TV Quick Response Team kaninang tanghali. Ang mga residenteng ito di alintan ng init at usok. Sinimulan agad ang paglilinis habang ang iba naghahanap ng anumang pwede pang isalba. Delikado pa, umusok pa, mainit pa, mausok pa. Hindi naman, delikado kung delikado, eh, ganun talaga ang niyap. Ba't ang magagawa? Dinilidyan ang bahay ko. Bahay niyo po ba yan? Oh. Ano yung pinapulot niyo sana kanina? Eh, tanso. Nipong ko lang. Eh, wala na, sunog na eh. Ba't niyo hiniipon yung tanso? Eh, baan itapon lang eh. Mag-aalauna ng hapon ang ideklarang fire under control ang sunog na tumupok sa 200 siksikang bahay sa Gana Compound sa Barangay Unang Sigaw sa Balintawa. Si Aling Shirley naiyak nang tumambad sa kanya kung ano na lang ang natira sa kanyang bahay. May naisalba ba kayo? Ha? May naisalba kayo? Meron naman po, mga damit ang mga bata. Paano po, paano ba nangyari? Hindi ko po alam eh, galing kasi ako palingki. Tapos, pagdating nyo dito... Nakakuha pa naman mga gamit ng bata, kaya lang wala na rin. Gamit po? Gamit lang po, yung TV lang. Wala na kami matira. Sa sobrang sigip ng mga eskinita at sa lapit ng mga bahay sa isa't isa, himala na lang daw na itinuturing ng ilan na hindi nadamay ang mga tirahan nila. Marami sa kanila kanya-kanyang latag ng hose para tulungan ang mga bumberong hirap maabot ang mga nasusunog na tahanan. Eh, hindi na ako na-expect may maabutan pa ako. Eh, sabi kay Mrs. Save mo na lang yung dalawang bata. Eh, bahala na. Ayun, mabuti naman. Salamat sa Diyos. Ito. Hindi kami inabot. Naiyak ako sa tuwa kasi hindi nadama yung bahay namin. Maliban sa minor injuries habang sinusubukang apulahin ang apoy, wala namang malubhang nasaktan sa sunog. Alas 2:15 ng hapon, nang opisyal na may deklara itong fire out. Bahagya naman nagsigip ang northbound lane ng EDSA Balintawak at Service Road dahil sa mga residenteng pansamantalang nagsilika sa kalsada.